video, we learn how to draw the influence line using the equilibrium method. Okay, for this another example for influence line. This time, ang kukunin naman natin is internal loadings. So, internal loadings sa E. So, we have shear at E and moment at E. And then, the vertical reaction at D. So, mamili ka na lang kung anong side ang i-consider mo. So, if either you consider the right side, okay, pag kinonsider natin to, let's say dito natin siya ikakat mamaya. Ikakat kasi natin dito. So, pag kinat natin dyan, either you consider this part, A to B, E, or itong DE, DCE. Okay? So, mas prefer ko itong DCB, although you can use DDE. Pag ginansider mo ang DDE, kailangan mong kunin yung influence line ng A and B. Pag ginansider naman natin itong ECD, ang kailangan ko lang kunin na influence line is yung D. Okay? So, let's say ang movement ng load, unit load, is ganito pa rin. So, from A, ang movement is 1 kN. So, x distance. Okay, so unahin ko yung influence line ng D. So, influence line ng D. Ang kagandahan din sa influence diagram, hindi mo kailangang isolve yung mga reaction. Kasi magiging equation, ganun siya, equation. So, ito yung dy. Okay, hindi naman natin kailangan to. So, yung dy lang. So, isolate ko lang yung dy. Kumbaga, ito yung magiging kalabasan niya. Oops, dapat y. Yung dy kasi yan. Yeah. So, you have dy. Ito is 4 meters. Ito yung sa C. So, C. Merong free body diagram yan. Let's say, gawin na lang natin cy. Pero, hindi naman natin kailangan yung cy. So, dy lang kailangan natin. Now, when the unit load is at A, wala yung unit load dito. If you take moment, summation moment, okay, IL4 dy to. So, well, if you take moment at C, is equal to 0, and let's say clockwise to be positive, ang dy natin is 0. So, kailan na gagamitin to? So, ang value ng dy is 0 when the unit load is hanggang dito sa C. So, pag nilagay mo yung unit load dito, again, wala pa rin dito. So, ibig sabihin, this value of dy is true when the unit load is at equal to 0 hanggang 4 plus 4 hanggang 8. Okay? Hanggang 8. Okay, next. So, paano naman pag ang unit load nandito na? So, 1. So, ibig sabihin ito nasa x minus 8 na siya. Okay? So, x minus 8. So, when, oops. So, when 1 kN is at 8 hanggang 4, 12. So, ang value ng dy will be summation moment C is equal to 0. Okay, so dy multiplied by 4 is equal to 1 multiplied by the moment and x minus 8. So, ang dy is x minus 8 over 4. So, kailan mo naman gagamitin to? Pag ang unit load is nasa less than or equal to x or less than or equal to 8 but less than or equal to 12. Ito pala, greater than or equal to 8 but less than or equal to 12. So, nandito siya. So, magkakaroon ito na yung value kapag nandito na yung unit load. So, nandito na siya. Or nandito. Okay. Saka lang siya magkakaroon ng value yung dy kapag yung load nandito na sa may C. Okay? Pag we start. So, pag left right of C, magkakaroon na ng value ito. So, drawing lang natin yung influence diagram. Okay, so IL ng
dy. Kailangan din natin i-capture to yung sa may e. Kailangan natin. Yan. Okay? Dapat mo na dito na lang. Ayan. So, from 0 to 8, 0 ang value. So, 0 to 8, saan ba yung 8? 4, 4, ito, nandito. And then, when x is equal to 12, so 12 minus, when x is equal to 12, ibig sabihin, pag nandito na yung unit load sa D, ang x natin is 12. So, 12 minus 8, 4 divided by 4, 1. Okay. So, dito, yan. Ang value nito is 1. Unit, kilonewton. Na kung unitless ang ginamit mo dito, let's say 1, so 1 lang din to. So, itong value niya, 1 kilonewton. Kung 1 pound, 1 pound din to. Pero, since sa SI tayo, kilonewton ang ginagamit natin. Okay, next. So, alam na natin yung dy. So, consider na natin tong e. Okay, pwede na tayo mag-start sa kailangan ba natin yung gano'n? Okay, so unahin muna natin yung B. Mamaya na yung moment at moment and shear sa E. So, yung B muna. Okay, para sa B. Now, considering the whole structure, we consider consider whole structure. Okay, sa B tayo ah. Okay, IL for dy. We'll take moment sa A is equal to 0. Okay, we'll take moment at A is equal to 0. So, drive natin yung general equation for dy. Okay, meron tayong dy dito. Kalimutan ko nilagay yung free body dito. So, ito naman yung dy. Yan. So, summation moment at B. So, let's say clockwise positive. So, ito parehas ang rotation ng BY and DY. Kukontrahin niya yung 1 kN. So, equate lang natin. So, BY times 4 plus DY times 12. Tama ba? 12. And then, is equal to 1 times x. Okay? So, ang general equation for by, transpose lang natin to, x minus 12, yan, x minus 12 by. So, meron ka na ngayong general equation for by. So, ay, so, general equation na natin yan. So, substitute mo ngayon, but we have a different value for dy. So, when the 1 kilonewton is at greater than or equal to x or equal to 0, but less than or equal to 8, ang dy natin is 0. Tama? So, ang dy mo ngayon will be x kasi 0 to eh. So, ito yung equation natin for by when the unit load is at this location. But when 1 kilonewton is at a different location naman, 8, 12, when the unit load is at this location, ang dy is meron siyang value. X minus 8 over 4. So, para makuha natin yung dy, substitute lang natin from the general equation na x minus 12, so x minus 8 over 4. So, ang dy mo ngayon will be, so x, okay, 3 to, 12 divided by, 12 divided by 4 is 3, so negative 3x,
3 plus 24. So, ang dy is 24 minus 2x. Yan yung value ngayon ng dy. So, yung dy na to is good when the unit load is at 8 or between 8 to 12. So, drawing lang natin yung influence diagram. So, yellow ang gagawin ko. So, ito yung equation. So, ito yung IL for okay, dy. So, gamitin ko lang yung yellow. So, anong value ng dy pag ang unit load is nasa A or sa 0? Lagay ko lang dito yung mga points para hindi magulo. So, we have A, B, C, D. We have A, B, C, D. Ay, hindi baliktan. Yan din pala yun. Ba't ko pinapalitan naman? Hindi pala to. Ito C, ito D. A, B, E, C, and D. Okay, ito yung general equation. So, ito, kailangan natin yan for so from 0. So, 0 dito. So, 0. And then, ang dy ay, oo. Okay, next natin is after dy, unahin muna natin yung IL, yung influence diagram for influence line for BY naman. Okay? Yung vertical reaction at D, which is the BY. Okay, this time, we'll consider the whole structure. So, we'll take moment at A equal to 0. So, let's say clockwise positive. So, we're going to arrive the general equation for BY. So, we have BY, negative BY multiplied by 4 plus BY multiplied by 12. And then, minus, I plus, the unit load na 1 kN, 1 times x is equal to 0. So, the general equation for BY is 12BY plus x over 4. Okay, so general equation to. The general equation. Now, when, let's say, yung 1 kN, at from 0 hanggang 8. Yes, 8. Kasi merong value ng dy doon. Ang dy is, ang value ng dy natin is 0. So, ang dy na ngayon, therefore, ang dy is x over 4. So, this value of dy is good when the unit load is at 0, x is equal to 8. Yan. So, there, ganun lang natin. So, when the unit load is at, so from 0 to 8, so pwede na natin i-drawing. So, from hanggang dito. Okay. So, what is the value of dy when the unit load is at A, which is x is equal to 0? So, 0 to. 0 to. Next. When the unit load is at 4, so 4 divided by 4, that is 1. When the unit load is at 8, that will be 8 divided by 4, that will be 2. Yan. So, meron na tayo. So, 1 to, and then 2 naman to. Okay, next. When the unit load, lagay natin dito. When yung when the 1 kilonewton is at 8, x, yung 12, ang value ng dy natin is x minus 8 over 4. So, i-substitute natin yan dito. So, magiging dy is equal to 12. Okay, 12 times 4, that will be 3. Diretso ko na lang. So, 3x minus 8 plus x over 4.
Okay, so by will be, so it will be 4, 3x, plus yon, plus x, it will be 4x minus 8 over 4. So this will be your equation when the unit load is at 8 or between 8 to 12. Yan. So check natin. So when the unit load is at 8, 4 times 8, 4 times 8 minus 8 divided by 4, that should be 4 times 3 times x dx minus, sorry na kung nawala yung 24 dapat to. So minus 8, nakalimutan ko ang multiply, excited. 4x minus 24 to. Yan. So 4x, which is when the unit load is at C, which is 8, 4 times 8 minus 24 divided by 4. So ang value dun is 2. Okay lang. Okay? Next, when the unit load is at 12. So 4 times 12. 4 times 12 minus 24 divided by 4. Okay, the unit by will be 6. So, yung by dito is 6. So, from 0 pataas siya. Okay, let's say dito yung 6. Yan. So, straight line lang to. Oop. So, best fit line na lang to. Pero line to. Okay, so let's do the influence diagram for BY. So IL, baba ko lang ito. IL for, BY. Okay, this time we'll consider the whole structure. So we'll be taking moment at the moment at A equal to 0. So let's say clockwise positive. We have by multiplied by 4. The negative to. And then minus dy multiplied by 12 plus the unit load. So 1 times x equal to 0. So the general equation for by will be, so by is equal to, so we have x minus 12 by over 4. Okay, so ito yung general equation natin. And then after that, for the specific value of by, so when 1 kilonewton is at this location, ang value ng by is 0. So therefore, ang by natin will be x over 4. Again, ang value na to is good for 0 or from 0 to 8. Yung value na to. Oh, ba't may value na dahil? Sabarahin ko lang muna to. Advance. Okay, so, next. Ito. So, when 1 kilonewton is at 8 to 12, ang value ng dy is actually equal to x minus 8 over 4. Ayan. Okay, nanggaling yan dito. Then, when you substitute that to the general equation for by, so by will be x minus 12 over x minus 8 over 4 divided by
Okay, simplify natin. So, x 12 divided by 4, that is 3. So, 3 times x, so magiging negative 2x to. And then 12 divided by 4 is 3. Okay, plus 24 divided by 4. So, ito na yung general equation natin for BY when the unit load is at 8 to 12. Yan. So, pwede nang i-drawing yung moment. Sorry, yung moment daw. Yung influence diagram for BY. So, again. So, from 0 to 8, ito yung value ng BY. That is x over 4. So, ibig sabihin, dito 0. 0 dito. And then, pagdating dito, so 4 divided by 4, 4 divided by 4 is 1. So, let's see, nagiging 1. And then, 4, 8 divided by 4, that's 2. So, dito, 2 siya dito. And then, pwede mo rin din gamitin sa BY when x is equal to 8. So, eto, check natin kung parehas. So, negative 2 times 8 plus 24 divided by 4, 2 din. Okay? So, parehas lang. And then, using the same equation para dito sa D. So, 2, ang distance doon is, ang x doon is 12. So, 0. So, 0 to sa D. So, bakit kaya 0 doon? Kasi nga, ang unit load doon dito, and then 1 din to, merong pataas na 1, and then meron lang downward na 1. Pag nag-moment ka sa A, magka-cancel lang din yon. So, notice na ang dy is 1 when the unit load is at D. So, kung 1 yon tapos meron ding 1 dito, 0 ang magiging value ng dy. So, yun. So, connect lang natin to. So, hopefully... Ayan. Okay, so palitan ko to. Nandito yung 1. Ayan. So, nandiyan yung 1. So, 1, 2, ito 0. Hindi mo na nalagay yung 0. So, again, triangle din yan, ha? Hindi yan curve. Triangle lang din to. Okay, so now we can draw the shear and shear and moment at B. Okay, so pag meron ka ng ito, meron ka ng BY, ay meron kang DY, pwede mo ma-determine yung shear sa E. Okay? Yung shear sa E. Using only the value of DY. Okay, so but since nasa equilibrium tayo, gamitin ko muna yung gamitin natin yung equation. Okay? So, sawa tayo sa equation. Okay, so dito for okay, sa B ito. So, for the shear at E, so natin sa solve, oh, dito na lang. And again, repeat, copying, i-transfer nyo lang sa notes nyo habang pinapanood nyo. So, yung BE, pero ang consider natin, pwedeng ito, pwedeng ito. Pero dito na lang kasi mas konti yung equation. Okay? Pag kinonsider ko yung left part, D lang ang kailangan ko dito. So, may bias dun na part, pero yun nga, magpapahirapan yung sarili mo. So, dito yung E, ha? Yan. So, meron kang ganun dyan. And then, titignan, nandito kanina yung D. We have DY. Okay, dito yung point E. So, sa point E, so, ito yung shear. So, let's say ito yung VE. And then, ito yung moment sa E. Yeah, so, yan yung moment. Okay, so, yun. So, remember, kapag kinonsider natin yung right side of the section, ang sign convention natin, or pwede mag-summation forces, vertical na lang. Okay? Para di mahirapan. So, summation forces, vertical is equal to 0. So, VE, okay, VE plus okay, DY is equal to 0. So, ang VE is equal to negative
dy. So, yan daw yung shear. So, kailang, ito yung general equation for shear sa E, and general equation to, para makuha natin yung specific, when the 1 kilonewton at 0, o nandito siya na location, ang dy is equal to, ano yung value ng dy doon? 0. Okay? So, 0 ang dy. So, ang V, ano din yung V? Okay, 0 din. Okay? So, ito, could only kapag yung unit log is nasa x. Again, pag quiz, hindi nyo na kailangan isulat mga ito. Okay? Kahit ito lang mga equation. Basta alam mo kung saan mo gagamitin yun. Next. So, yung 1 kilonewton nasa pag nasa 0 nasa 0 ay, sorry, 0 daw. Nawala tuloy ako. Nasa 8x 12. Okay? Ang dy dito, meron siyang value x minus 8. X minus 8 over 4. Mudun ka nga muna, naistorbo ako. Sige na. So, ME, VE, yung VE doon will be, saan ba yung VE? Ito yung general equation natin. So, negative dy. So, negative, multiply mo lang itong negative. So, x minus 8 over 4. So, pwede mo siyang isimplify. Yung VE will be 8 minus x over 4. So, ito naman, good for when the unit load is at this location. So, pwede natin i-draw yung shear. So, again, so 0 dito hanggang sa 8. So, 0 hanggang sa 8. Okay lang to. 0 hanggang 8. Parang simple naman yung ginawa natin. So, yun. 0 dito. And then, pagdating when the unit load is at D, ang shear is, so, 8 minus 4, ay, 8 minus 12, that is 8, tama? Ay, 8 to. 8 minus 12 is negative 4 divided by 4, so negative 1. So, yung shear sa E will be negative 1. So, let's say dito yung 1. Yan. Negative 1. So, check nga natin kung talagang negative. So, let's say kinat natin dito. And then, the unit load is nandito. Ang mga force lang na nandun is only dy. Ang value ng dy is 1. Kaya lang, when considering the right section, ang patas na force is will give you a negative shear. Kasi yung kita yung i-rotate niya yung member counterclockwise. So kaya negative shear 'yon. Okay, last. For a moment. Okay, moment. Pwede na siguro dito. Yun. Yan. So, ito, last na to. We have the moment at E. Again, ito. Ito rin i-consider natin na section. Yes, ito pa rin i-consider natin. So, we have M. Ah, okay. May nakalimutan ako dito. Dapat pala, pag nilalagay natin. Yan, nakalimutan. So, ito. This general equation, kapag ang unit load is nasa 0. Pero pagdating, when the unit load or pag ang tawag dito, when the unit load is, let's say, nandito na, okay, nasa x minus 8, magbabago na yung general equation for VE. So, again, ito is for, nakabuti na lang, nakita ko. So, 0, x sa 6. Tama?
Oh, sa 6 to, kasi nandito yung sa may E. Okay, so yun. Ibig sabihin, ito yung general equation. Now, pagbabago ngayon, so ito, pub 6 to 12, meron ng 1. Okay, meron ng, anong dito. So, ito, ang equation mo na ngayon will be VE equal to, okay, mega positive 1. 1 kilonewton kasi ito. So, 1 plus, ay, minus 6, we're going to identify or draw the or determine the influence line for shear and moment at E. Okay? So, so shear and moment at E, dalawang option yung pwede mong tignan. Okay, you can consider the right section or the left section, but we're going to cut it at E. So there will be two sections available, the right section and the left section. Okay, for me, mas mabilis pag consider natin yung right section. Ito yung left section, ito yung right section. So, let's consider yung right section. Red mo ko lang to. Dito na lang. Yung dito yung dy. Dy, ang distance ng mga to is 4 meters. Ito yung C, ito yung E. So, ito is 2 meters. Yan, so ikakat natin dito. So, pag kinat natin dyan, meron kang moment at E and shear at E. Okay? So, yun. Okay, so this time, ang iba mag-iba na ngayon yung narin kasi yung E nasa 6 meters. Okay? So let's say yung yung 1 kilonewton is at yun ko muna para dito naman natin yung drawing. So when 1 kilonewton is at okay, from 0 6. So ang VE, ang summation forces vertical tayo, equal to 0. So VE plus DY is equal to 0. So ang VE natin, ang general equation for DE is negative DY. So ito, general equation, pag ang unit load is nasa 0, apat 6, 6 yan. Okay? Drawing ko na nga lang. Ito yung general equation natin for when the unit load is at 0 to 6. Now, mag-iba ngayon when the unit load is, let's say, nandito na siya. Okay, so nasa x minus 6. So, meron kang 1. So, ang summation forces vertical loop tayo. So, when 1 kilonewton is at 0, ay 0, no? Sa 6 hanggang 12. So, again, summation forces vertical equal to 0. So, VE plus DY equal to the 1 unit load. So, ang VE mo ngayon, ang general equation is 1 minus DY. Okay, so meron ko lang general equation. Ang kailangan natin ngayon is to determine the specific equation. So, general equation, we have the specific equation for VE. So, paano natin po gawin yan? Take note that we have a value of dy na, ano yung value ng dy ulit? Dito yun. So, dy is 0. 0 kapag ang unit load is nasa yan. Now, ito, yung range na to is from 0 to 6. Ito naman, 0 to 8. So, covered siya. Okay? So, kung 0 to 6 lang ito, ibig sabihin, ito naman good for 0 to 8. So, pwede lang natin gamitin. So, ang VE is DY, so 0. Okay? So, this equation is good from 0 to x to 6.
Now, hindi natin pwede hanggang 8. Bakit? Kasi nga, nandito yung range ng 8. Okay? So, ito from 0 to 8. Now, paano naman pag between, hindi natin na-capture to kanina. Okay? From 6 to 8. Ano naman yung 6 to 8? Again, yung 6 to 8, ito pa rin yung value ng dy, kaya lang, ito na yung magiging value ng dE. Ito na yung general equation. So, for when the unit load 1 kilonewton is at 6, 8. Yan. Wala kasi siya dito eh. 6 na yan. Now, 6 to 12. So, specific, ano yung nasa 6 to 12? Okay, ang general equation for VE doon is 1 minus dy. Kaya lang, ano yung value ng dy? So, from 6 to 8 tayo, nandito pa rin siya. Ang dy pa rin is 0. So, ang VE is 1 minus 0. So, ang VE is 1. Nakuha? So, eto naman, good for 6. And the unit load is fra or located at or equal to 6 to 8. So, x, yan. And then, yung last, from 8 to 12. So, again, when 1 kilonewton is at 8, hanggang 12, ito naman yung general equation for VE. Kaya lang, ang dy natin doon, ang dy muna ngayon is x minus 8 over 4. So, x minus 8 dy, x minus 8 over 4. So, VE. So, it will be 4 minus x plus 8 divided by 4. Or, pwede mo siyang i-reduce na 12 minus x over 4. So, ito, pwede mo siyang gamitin sa 8, when the unit load is at 8, and then hanggang 12. Okay, so, pwede na tayong i-drawing. So, underlinean ko lang yung mga important equations. Ito. Kasi nakakalito yung sa shear. Ito rin. Oop. Naging magulo tuloy. Underlinean ko lang. Ha, dito. Ito na lang. Yan. Para kasi kita. Yeah. Underlinean ko lang to. Ay, hindi. Hindi yun. Ito. And then, ito. Now, so, using this range from 0 to 6, ang shear is 0. So, 0 to 6, ano yung 0 to 6? Dito yun. Yung E. So, nandito kasi yung E. We have A, B, C, D. Ito yung E. Yan. So, 0 hanggang E. 0 dito. Left. Okay, left to ah. Left. Oh, yun. Dapat hindi kasali itong, hindi dapat equals yun. Left kasi eh. So, yeah, ito rin, hindi kasali. So, explain ko lang kung bakit hindi kasali yung 6, okay? Sa ganun kasi, let's say, ito yung load, bakit hindi kasali yung 6 doon, okay? So, let's say, ito meron tayong load. Balik tayo, simply supported lang. Okay, meron tayong 1. So, ito, 0.5, ito, 0.5. Let's say, point E to. Yung point E, kasi meron tayong presence ng concentrated load, merong dalawang value ng shear dito. So, you cannot really define yung what is the exact shear sa E. What you can define is yung shear sa left and shear sa right, ang E. So, dito yon. Maybe again, pag i-drawing natin yung shear diagram, magiging ganito to. So, ito yung ibig sabihin niya. Ito yung siya shear sa left. Ito naman yung siya shear sa right. Kaya hindi natin dapat included yung so dapat hindi equals equal to 6 yun. Kasi when you talk about shear. So always mayroong dalawang value ng shear sa E. Yung E left and E right. Okay? So what are the values of shear? So, ibig sabihin, at left of 6, constant ang value ng shear, which is 0. Yun. So, 0 hanggang dito. Sa E. Now, so, 0 dito. Now, how about right of E? Sa right of E, we have 1.
kay constant hanggang 8. So from 6 to 8, 1. Or right of 6. So yun. So right of 6. So 1 to 1, 1. How about now, how about pag i-substitute natin, let's say at x is equal to 6 kasi to, at x is equal to 8. At x is equal to 8, ano yung magiging shift? So, 12 minus 8. So, 12 minus 8 divided by 4. Okay, 1 pa rin. Okay, 1. 1 dito. And then, when x is equal to 12, so 12 minus 12, 0. So, 12 minus 12, 0 divided by 4, that is 0. Mag-0 dito. Yun. Oop, di na siya. Kasi ganun. Straight line lang to. And so, ito naman. Mas naging curve. Straight line lang yan. Gamitin ko na nga lang itong ruler ko dito. Agal kasi ako mag-drawing pag merong ruler. Yan. Okay na. Okay. Yun. So, ibig sabihin, 1 to. Yan. So, yan na yung influence diagram for Sierra T. Okay, last. Yung moment naman. Okay, dito na lang yung moment. Okay, moment at E. Again, gamitin pa rin natin ito ng free body diagram. I-redraw ka lang yon. Okay, hindi mo na kailangan itong i-redraw pag nag-quiz kayo. Pero, for the sake of discussion, i-redraw ko lang. Mabilis lang naman. Okay. So, ito yung dy. Ito yung m. Let's say, wala pa dyan yung unit load. So, when 1 kilonewton, so, ito ah. So, C to. 2 meters. 4 meters to. So, 1 kilonewton is at 0, 8. Okay? So, pag moment, pwede mo nang ilagay ito. Ay, 8, 6 yun pala. Okay, pag moment, pwede mo nang i-equal yung 6 kasi hindi naman concentrated moment yung gano'n. Pag concentrated moment naman, meron tayong moment left, moment right. Pero since concentrated load yun, so okay lang. Meron lang tayong isang value ng moment sa E. Okay, so moment, summation, moment at E is equal to 0. So, moment at E is equal to 0. So, we have M. Let's say clockwise, positive. So, M minus dy multiplied by 6 equal to 0. So, yung M doon is 6 dy. So, again, ito, itong equation na to is valid only or general equation when the unit load is at 6 meters. Yan. Now, paano naman pag meron na yung unit load? Okay, nandito na yung unit load. So, let's say x minus 6. Yan. Yan yung 1 kilonewton. So, ngayon, ang moment mo na ngayon will be summation 1 kilonewton, sulat ko lang yun, at 6 hanggang 12. So, summation moment at E is equal to 0. Again, clockwise positive. So, we have M. Okay, plus 1 times x minus 6. We have minus dy times 6. It's equal to 0. So, ang general equation mo naman ngayon is we have M. Lagyan ko lang E ito. N, E. Para ito ay mali ko. N, E. N, E. M, E is equal to 6dy minus x minus 6. Yan. Ito yung, again, general equation to. General equation when the unit load is at these locations. Yan. Kaya lang again, yung dy na naman. Okay, yung dy, ang value niya
is 0. When the unit load is, nandito. Okay? So, when the unit load is at 0 to 8, ang dy is 0. So, dito, since pasok siya sa range na 0 to 8, kasi hanggang 6 lang to, pwede natin gamitin yung dy. So, magiging equation natin dito, ME will be 6dy or 0. So, again, pwede mo itong gamitin to hanggang 6. How about from 6 to 8? Ang general equation from 6 to 8, ito na ang gagamitin natin. Okay, so from 4, 6 to 8 to. And the unit load is at x hanggang 8 kasi wala siyang sa range. So, again, ang dy pa rin doon 0. Dy pa rin 0. Pero ito na yung gagamitin nating equation. Okay? So, it will be ME is equal to 6dy. So, 0 yon minus x minus 6. So, ito na ngayon yung value ng moment kapag ang unit load is nasa 6 hanggang 8. And last, okay, 4, 8 hanggang 12. So, ang moment is, yun lang. So, madali na naman yung equation dito. ME is equal to 6dy. Kaya lang, ang 6, ang dy natin doon, meron ng value ng dy. Kasi ang value ng dy doon is, ano ang value ng dy? Nakalimutan ko na rin. So, dy is x minus 8 over 4. X minus 8 over 4, yung value ng dy, minus x minus 6. So, ganun lang natin. So, we have ME. Okay, the moment at E rearrange lang natin ito. 64. So, okay, simplify lang natin to. So, 6 over 4, that will be 3 halves. 3 halves x minus 8. Yung minus x, 6. Okay, common denominator. Sarap naman pa, baby. Yun, 2. So, 3x minus 24 minus x plus 6. Ah, sorry. Nakalimutan mag-multiply ng pala. So, 2x plus 12 pala. Kasi pag merong 2 doon, multiply mo pa doon. So, we have ME equal to baka narito part doon. So, explain ko lang ulit dito. Yan. Pero yun pa rin yung sagot. Tama namin yung sagot doon. Explain ko lang ng pag-multiply. So, we have ME. Then, so, common denominator natin dyan is 2. Okay, so, ito, multiply ko lang. So, magiging 3x minus 24. Now, since ganun to, itong 2 divided by 1, may imaginary kasi yan na 1. So, 2 divided by 1, 2. Then, distribute natin yung 2 sa x minus 6. So, magiging 2x plus 12. Yun. So, ang ME, general specific equation for ME is, so, we have x minus 24 over 2. Yun. Ay, 24 daw. 24 plus 12. Nakalimutan kong ganun doon. 12 dapat to. Over 2. So, ito na yung equation natin. This is when the unit load is at 8x to 12. Yun. Hindi ko lang yung yellow para madaling makita. So, ito yung isang equation. Ano yun? Ito. And then, yung isa pa. Ito. Okay. So, from 0 to 6, ang moment is 0. So, dito na lang. Yun. So, kita naman siguro. Okay lang yan. So, we have red na lang ganito ko. So, 0. From 0 to 6, dito. Okay, so from 0 to 6, 0. Mm-hmm. Nandito yung E eh. So, E
C, C, D, and dito yung E. Yan. So, 0 to 6, ito, 0 to. Ang yan. Constant. And then, sa 8, ang moment is negative x minus 6. So, negative x minus 6. So, negative 2. Negative 2 when the unit load is negative 2 dito. So, negative 2. And then, sa D, 0 yan, sigurado. So, 12 minus 12, 0 divided by 2. So, 0. Yun, 0. So, again, connect lang to. Triangle ulit to, ah. Yan. So, yan, yung moment diagram, influence line ng mga unknown. So, ito yung influence line for dy, dy, ve, and ne. Now, you can verify from your diagram if your diagram is correct. Okay, from the parang graphical representation to ng influence diagram. And then, this is the equation, equivalent. So, pwede mong malaman kung tama yung diagram mo. Okay, let's say, itong dy. So, kapag yung unit load is nasa 2, say ito, ang by daw is 1. And ang d, or ang dy is 0. Let's check. So, kung ang dy is 0, magmoment tayo dito. So, ibig sabihin, nandito yung unit load. So, let's say, verify. Consider lang tayo ng isang point. So, let's say, x is equal to 8 meter, 4 na lang. Para gano'n. So, 4 meters. Ibig sabihin, ilagay natin yung unit load sa 4. Dito daw yung unit load. 1 kilonewton. So, pag nilagay natin yung 1 kilonewton dyan, so, isolate natin tong CD, ang dy will be 0. So, dy is equal to 0. Check natin. Yun, dy is equal to 0. Ay, dito. Now, if dy is equal to 0, again, we can consider the whole structure to solve for by. So, summation, moment, at a is equal to 0. So, since dy is 0, dy is 0, magmoment tayo sa, ganun ha, sa a. So, we have dy, then negative dy times 4. Again, yung unit load is nasa 4, ha, plus 1 times 4 minus dy times 12 is equal to 0. Kaya lang ang dy is 0. So, ang dy will be 1. So, tama. 1. And then, check mo yung shear. Okay, check mo yung shear. Okay, you cannot consider this one kasi merong A. Hindi mo alam kung 0 yung A. Kaya, i-consider mo to. So, since dy is 0, so the shear at A will be 0. And then, moment at E is 0. So, yun yung pag-verify using the graphical graphical method. Yung graphical method, ito na yan. Okay. So, some are using tables. Pwede rin yun. Kasi, tinatabulate nila. Kunyari, ito yun. Okay. Kunyari, meron silang let's say, variable. Let's say, x ay yung mga unknowns. Let's say, dy, dy, shear e, and moment e. Okay? So, kukunin nila yung values. Let's say, at x is equal to 4, ano yung value ng dy? Ibig sabihin ng x, yung location ng concentrated load. X is equal to 4, x is equal to 8, and then 12. And then they use equilibrium also to solve for these unknowns. So, ano yung value nito? Value niyan. So, pwede rin yun. Okay? Pwede rin yun. Pero ito, since meron ka namang equation, kasi gagamit ka lang din naman ng ganun eh. So, marami kang equilibrium solutions doon. Pero, ganito na lang. Ngayon, may mga equations ka naman to represent. Okay, yung mga unnecessary na sinusulat ko dito, kahit huwag nyo nang isulat, pag quiz o sitwork, parang nilagay ko lang dito para for sake of discussion. Okay? So, yun lang.